Guys, simula ngayon ay tatawagin na nating GPS Vlogs ang aking mga videos. Based yan sa aking initial sa Gerald Padua Santos. At tatawagin ko kayong mga kadireksyon ko. So ito na, game na! Alright, mga kadireksyon. As promised, vlog number 2. It's about Aliw Awards 2022 na ginanap sa The Manila Hotel noong December 5. Ayan yung poster nila. Dahil ang aming musical na I Will The Musical ay nakakuha ng 8 nominations. Ito nga pala guys yung poster ng I Will The Musical. Ang story ng I Will The Musical ay base sa buhay ni na Dr. Willie and Liza Ong na ginanap yan noong October 14 sa The Metropolitan Theater. At yan naman, yung 8 nominations at ito yung mga listahan ng nominations namin. So wag na natin patagalin, eto na, pupunta na kami sa Manila Hotel. Guys, ang ganda-ganda sa Manila Hotel. Every time na pupunta ako dito, namamangha talaga ako all the time. Tingnan nyo. Oh my God! Wow! Ayan na po, naglalakad na po siya, papasok. Oo, tingnan mo yung dilalakaran mo. May mga bata, oh. Ang kulit-kulit mo eh. Ay nako, tumingin muna sa dinadaanan, ha? Oh, gulat kayo, no? Yan na guys, yan na. Yan na, oh, tingnan mo yung entrance. Wow, oh. Oh, derampa na. Teka guys, makatimpot ko dito eh. Ha? Okay, kamot muna. Kamot. Okay, success. Okay na. Kung maka-posing naman talaga. Oh. Hindi guys, actually gusto kong ayusin yung kable dyan eh. Gusto ko ipasok sa ilalim ng carpet. Eh syempre, tingnan nyo. Oh, mapapatalbog ba naman si Kuya Kokoy? Oh. Ang aming director, at creator ng I Will The Musical. Oh, rampa, larga, oh. At habang nagpipicturan kami, dumating na ang star ng Noche Buena. Este ang pinaka-star ng I Will The Musical dahil sa kanyang buhay. Ibinase ang I Will The Musical na si Dr. Willie Ong. Ayan, nagkaroon kami ng konting interview dyan. Ipapost ko na lang yan separately, ang interview namin dyan. Oh, may mga paganong-ganon pa. Oh. Tignan nyo. Oh, diba? Oh, sino yung kausap mo? Huy! Miss, is your name Wi-Fi? Because I feel a connection. That's funny, but I'm offline, bye! Hindi guys, si Maiton Eugenio yan, isa sa mga kaibigan natin sa industriya. So ayan na guys, pumasok na kami sa loob. Tingnan nyo, okay. So yun yung naka-reserve na table para sa amin. Ito, papakilala ko yung mga kasama natin sa table. Direk Romel Ramilo, of course. Tito Relly De Leon. Sir Loreto Chua and Miss Maika ng Genesis Pirulina. At wait. Ito. Pakita ko lang yung stage sa inyo. Okay, 35th Aliw Awards 2022. At kasama rin natin si partner Joseph Lee, ang isa sa mga celebrity doctors natin. Kasama din natin si Ate Melanie Zambrano ng MediaBiz Productions. Yan, mga kaibigan pa natin sa industriya. Si Lance Raimundo and si Nina Campos. So ayan na, nagsimula na ang program. Dumating din sa event ang isa sa mga kaibigan natin, si Attorney Persida Acosta. Ayan. Eto, dumating na rin ang aking leading lady na si Chris Aneri at si Hatch Perales, ang isa sa mga kontrabida sa buhay ni Doc Willie sa I Will The Musical. So medyo matagal pa yung program guys, no? Marami pang mga categories na hindi kami kasama, so we decided na lumabas muna. Bawal lumabas. Sa labas, nakita-kita kami ni na Ate Carla Laforteza, nila Sheila Valderrama Martinez, Lawrence Martinez and Sinio Rivera. Ayan. Mga loady cakes din yan guys sa mundo ng teatro. Ayan, narinig nyo guys yung sinabi ni Miss Carla Laforteza na Toy of the Century daw at siya ang kauna-unahan kong Kim. Actually, siya talaga ang kauna-unahan kong Kim. Dahil nung audition way back 2016 for Miss Saigon ay siya yung Kim Jammer. Siya yung nakikipag-duet sa lahat ng mga nag-audition. And since I was auditioning for the role of Tui, naka-duet ko siya. Okay, pumasok na uli kami sa loob guys. And dun sa 8 nominations namin guys, isa-spoil ko na sa inyo, 3 yung napalalunan namin.
at ipapakita ko lang sa inyo yung tatlong napalalunan namin para hindi naman masyadong maging mahaba itong video natin, di ba? Hello! Ayan, nagsigawan na. Yan yung una-una namin na palalunan, guys. Ang Best Ensemble Performance in a Musical Play. Grabe yan, guys. Dahil ang bibigat ng mga kalaban. Ito naman yung pangalawang award na nakuha namin. Ang Best Composer for an Original Musical na napalalunan ng aming director, composer, and librettist, Kuya Romel Ramilo. Tapos, ito na yung pangatlong award na nakuha namin. At ito ay very personal sa akin dahil ito ay ang Best Lead Actor in a Musical na nasungkit ko po. At ako po ay talagang grabe ang tuwa sa award na nakuha ko pong ito. Thank you, Aliw Awards Foundation. Pagkatapos namin makuha yung pangatlong award na yan, syempre, nag-picture-picture na kami dun sa aming tatlong trophies na napalalunan. Pagkatapos kong manalo ng Best Lead Actor in a Musical, ito, kumanta ako and nagdedicate ako ng song from Miss Saigon at ito ay papaliwanag ko kung ano yung kakantahin ko, guys. A song by Chris na muna for now. So, para po sa inyo natin ang hawin nito. Sa mga hindi pa nakakaalam sa inyo, guys, ng story ng Miss Saigon, itong kantang ito ni Chris na American GI sa Miss Saigon, ito yung song niya pagkatapos nilang magtsurvahan ni Kim. Ah, love making pala. Okay, back to the song, guys. Baka kung saan pamapunta yung usapan natin eh, no? Pakinggan at panoorin muna natin yan. Pero ang haba ng intro ng kantang to, guys eh. So idlip muna tayo, ha? Ay, ito na pala. Why does Saigon never sleep at night? Why does this girl's love always change? How can I feel good when nothing's right? Why is she cool when there is no breeze? Get them. You don't give answers to them. Just questions that don't ever end. Kikwento, guys, yung sinasabi ko sa inyo nangyari while I'm singing. Tumalon yung material ko, yung minus one, doon sa pahuli. So, pakinggan natin yan mamaya, no? Mapapansin nyo. Ituturo ko sa inyo mamaya kung saan parte yun. Nakakatawa yung reaction ko. When I went on before, no one talked of the war. What they knew from TV didn't have a thing to do with me. It felt better to be here driving for the embassy. Cause here if you can pull a string.
guy like me lives like a king, just as long as you don't believe in anything. Emote na ako, guys. Very intense na eh. Pero yan na, malapit na yung sinasabi ko sa inyo. Natatalon yung material ko. Ito na. Abangan nyo. Ayun guys, tumalon yung material ko. Ito yung reaction ko. Presence of mind talaga ang kailangan pagka ganyan, guys. Saka the show must go on. Yun ang mentality. So tinuloy lang natin. So dyan tuloy na nga nawala yung minus one ko, guys, no? Pero hindi dapat. But now I leave, remembering her. Tinuloy lang natin yung pagkanta, guys, kaya hindi halata. Pero hindi dapat ganun na nangyari. Pero ang mahalaga, nalampasan natin yon with flying colors, di ba? So I checked yung material na pinasa namin. And talaga palang may problema, guys. So walang pananabutahe or kung anumang naganap. Ito ay completely technical problem ang nangyari. And magsilbi itong lesson sa lahat na always double check your materials bago ipasa. Pakinggan nyo hanggang dulo. Dahil kami, hanggang chorus lang namin pinakinggan. Sa dulo pala magkakaroon ng problema yung minus one. At after ng performance na yan, guys, meron pa premyo agad sa atin. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay pinagkaloob po muli nila sa akin ang Entertainer of the Year Award for 2022 na hindi ko po talaga ine-expect. Grabe. Thank you so much, Aliw Awards Foundation, for this recognition. At yan, mga kadireksyon, dyan nagtatapos ang ating vlog number 2. Abangan natin ang susunod kong vlog, okay? Maraming salamat sa panonood. Bye! I will pass this test. I know I will.